Yan. Okay. Ako na ang number one. Number yes. one. Pupunta ako ngayon sa Republic Act 8424. So, ito po. So, under Republic Act 8424, define yung ministerial duty ng BIR. Yes, sir. So, under Section 11, yung revenue officer na katunggali natin ngayon, eh, nakasulat dito. Mau, pakibasa mo nga yung Section 11 first paragraph. Duties of revenue officer, duties of revenue district officer and other internal revenue officers. It shall be the duty of every revenue district officer, sorry, chuko makaino, or other internal revenue officers and employees to ensure that all laws and rules and regulation affecting national internal revenue and are faithfully executed and complied with. Ayan. And prevention, detection and punishment of frauds of delinquency in connection therewith. So maliwanag dito na rules and regulation affecting national internal revenue code. So ano yung rules and regulation? Yun muna. I-connect ko yan, attorney, pasensya ka na. Medyo no problem po. Para ano tayo, mas maraming palabo, okay to. Pwede natin itong habaan ng gusto. So, under Revenue Memorandum Order, papakita ko uli. RMO, Revenue Memorandum Order 53-2010. 53-2010. Ang title nun ay, "This code shall be known as the Revised Code of Conduct for Bureau of Internal Revenue Officials and Employees." Okay. So dito ngayon, define kung ano yung revenue regulations. So sabi dito sa definition is, importante kasi ito eh. Double S, Mau. Revenue issuances. Revenue issuances shall refer to all issuances made by the commissioner and or his or duly authorized representatives, such as but not limited to revenue regulations, RR, revenue memorandum, RMO, revenue memorandum circular, RMC, revenue audit memorandum orders, RAMO, revenue delegation authority orders, ito yung RDAO, revenue administrative orders, RAO, revenue memorandum ruling, RMR, revenue bulletins, RB, revenue travel assignment orders, ito yung RTAO, and revenue special order, RSP. Ayan, ini-establish ko lang dito, Mau and attorney, revenue administrative order and revenue memorandum order. Very important yung tatlo, RMO, RAMO, R-A-M-O, at saka R-A-O, RAO. Ngayon, isa-isahin ngayon natin. So, mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final
decision on disputed assessment. Oh. Ito yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo at magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo. Kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.